Forgive and Forget kay Sharon. Oh, yan. Yeah. Nadinirect niya. Nadinirect niya. Nadinirect niya. Tapos may mga movies din, I just don't remember. Right. And TV shows. Okay. Mga, kasama ko siya. Siyempre, everybody was shocked, no? Sa nangyaring yun. Talagang parang maluha-luha ka talaga eh. Mm-hmm. Dahil sa nakita mo yung pangyayari. Kaya totoo na talagang mapapadasal ka na ma-survive niya. Oh, yan, naiiyak ka talaga. Mm-hmm. He's still surviving. He's still alive. He's still with us. They're fighting. Kumalaman. Pero siyempre ang kalaban ni Dad Rayama. Sabi ko nga, mas gusto ko sana ano na, yung, you know, hindi na siya lumalabas. Yung enjoyin niya na yung buhay niya. You know, he's been in the industry for so many years. Sana yung, pero kaya lang he loves acting. Ay naku, mahal na mahal niya talaga. Meron siyang sinabihan na sinabi ng actor, so, bakit ko eto hindi ka pa mag-retire? I mean, mag-travel ka. Enjoy mo yung buhay mo. Enjoy mo, yeah. Eh, sabi niya, mamamatay ako. Nagwala ako. Hindi ako umaarte. At ma'am, nangyari yun mismo sa mismong trabaho? Yeah, before this thing happened. We were hoping na sana maayos pa rin makasurvive. Of course, everybody's wishing na mabuhay siya talaga. You know? And probably that will be the time na ma-realize na, well, mag-enjoy na lang muna ako. Yung gano'n. Nawad Diyos, ha? Pero ma'am, naniniwala ba kayo dapat ba ganyan? Kasi talagang dapat sobrang ingat. Dapat may mga... Ay, oo. Sa part ng staff and sa part po ng artista. Okay. Yeah. Sa ganyang edad, dapat talaga na protektado na, you know, ng istasyon, okay. Ng yung programa. Oo, dahil matatanda yan. Huwag mo nang masyadong patakbuhin, pasampalin, exert ng effort ba. Mm-hmm. Because they can act, they can still act. Without doing those things, no? Kahit na hindi mag-action, maartihin mo lang, kuwang-kuwa ka din. Pero tita, tita mo ba? Tita ha, salamat. How will you describe her, him? Bilang katrabaho bilang director dati. Paano mo i-describe siya? Very professional as a director. Okay. Talaga, very professional. Tsaka lagi maaga yun. Talo niya lahat ng artista. Mm-hmm. 7 o'clock ang call, 4 o'clock. Ang aga nga niya lagi eh, no? Dito nga ba, ano nilang mensahe mo sa pamilya niya na hanggang ngayon nadarasal at lumalaban para po makasurvive na ito sa Eddie? Well, nababasa ko naman at naririnig ko sa mga radio that Lilibet is very strong. Okay, right. Alam mo, pag ikaw ay madasaling tao, inaalay mo na sa Diyos lahat. You know, sa umpisa, siyak ka, masakit. But afterwards, ano, you will surrender. Para wag na lang mahirapan. Something like that. Right. Maraming salamat po. Thank you so much. Thank you.